Samantala, ilang beses nag-radio challenge ang isang Chinese warship sa isang Cessna plane ng Philippine Coast Guard sa Panatag Shoal. Nasa 19 na Chinese vessels ang na-monitor ng Cessna plane na nooy nagsasagawa ng Maritime Awareness Domain Flight. Muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na sila ang may sovereignty sa Panatag Shoal. May goodwill arrangements daw ang China noong 2016 para makapangisda ang mga Pilipinong mangingisda. Kung hindi raw susunod ang Pilipinas, ipagtatanggol daw ng China ang kanilang karapatan. Bukod sa Panatag Shoal, mayroon ding halos 40 Chinese vessels na nanamomonitor ang PCG sa Eskoda o Sabina Shoal. Nagpadala na ang barko ang Philippine Navy para samahan ang PCG ship na BRP Teresa Magbanwa na halos isang buwan ang nagbabantay roon. Sinisiguro nilang hindi nagsasagawa ng reclamation ng China sa lugar, lalo na't natuklasang tinambakan ng durog na corals ang Eskoda Shoal kamakailan. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, malaki ang epekto sa Pilipinas kapag nakapagtayo ng artificial island at estruktura ang China sa Eskoda Shoal. Mas mababantayan na raw ng China ang reed o rectobank na sinasabing mayaman sa natural gas. Dagdag ng PCG, mas madali na ring mahaharangan ang resupply mission sa Ayungin Shoal na malapit lamang sa Eskoda. Una nang itinanggi ng China na nagtatayo sila ng artificial island sa Eskoda Shoal. Ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, 7 artificial islands na ang nagagawa ng China sa West Philippine Sea mula pa noong 2013. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.